Badong, sana silipin mo ang smuggler na si Boss. Opo! Sinisilip po natin. Kaya nga inaabangan natin eh. Di po ba? Nag-aabang po tayo. Katulad po ni Aimee Marcos. Sinusuportahan po natin. Nagagalit po tayo. Bakit nila pinupostpone? Eh kaya lang wala tayong magagawa eh. Di ba? Tama po yun si Aimee Marcos. Si Aimee Marcos po tama rin. Dapat wag nang ipostpone. Eh meron naman ngayon ah. Nakita niyo ba yung ano, yung hoarder? Hindi niyo ba napanood si Marcoleta? Kayang-kaya po ni Marcoleta yan. Masyado cool lang kayo. Kilala niyo ba si Marcoleta? Lahat ng business ni Tad nalaso na sa pakikinig sa kanya. Wag niyo pa, okay lang po yan, panoorin niyo po. Ayaw ko po ng panawagan na wag panoorin. Panoorin niyo po. Manood po kayo ng mga ibang vlogger. Ikumpara niyo po yung mga sinasabi namin. No? Hindi po, gusto ko talaga Boss Bans magharap si Tulpo. Tsaka Marcoleta, para kang kung sino ang mas matalino. Oh, yan na Senator Raffy Tulpo, no? Inihintay po namin, sabik po kami sa hamon po ni Congressman Marcoleta na magdiskusyon. Di naman po magdebate, magdiskusyon. May akusasyon kayo, 'di ba? Oh, sinagot po ni Senator ni Congressman Marcoleta. Alam po ninyo, manawagan nga po tayo. Senator Marcoleta, tumakbo ka po na senador. Parang awa mo na. Ano, malaking bagay ka po sa Senado. Para yung mga kulentong dyan, eh nabara niya na. Congressman pa lang yan. Nabara na si Raffy Tulpo. Nabara na si Reza Ontiveros. Imagine niyo po pag naging senador yan. Congressman pa lang yun. Ha? Okay, may continuation ng hearing sa Tuesday. Lahat na pinatawag na, pati mga BOC, PCC, DA, etc. Pati yung mga hoarders. Ay executive session rin ang PCC. Kita nyo? Kasi po, masyado kayo mapagmarunong. No? Ako po, umaamin, wala pong perpektong presidente. Lagi-lagi ko po yan. Wala pong perpekto. Si Pangulong Duterte, mahal namin yan. Pero wala pong perpekto. No? Wala pong perpektong presidente. Kung gayon, kung wala pong perpektong presidente, kayo mag-uwi. Di ba? Ito sinasabi ko nun. Kung 98% para sa inyo, tama. Bakit yung 2% yung i-highlight nyo? yung nagsasabi na ano, na may siguradong-sigurado na siguradong-sigurado ng ano, ng anong tawag dito? Siguradong-sigurado na magigera. Kailan yang sigurado na yan? Boss Badong, kung may babaeng ahas, pakita mo nga ahas mo kay Itat. Yoli, sumusobra na yung pakto. Maharlika na yan. Eh, good evening, Boss Badong. Walang ano eh. Dungo eh. Dungo yung karamihan. Ewan ko kung bakit dungo. Dami naman BBM. Before, ang daming BBM, ano, di ba? Vloggers. Yung mga nakikipag-meeting, mga kasakasama, mga forma-forma na. Butya, pag panahon na nang kinakailangan sumagot. Dehin Bukiki. Ang butya. Napagpalit mo si Nostradamus at Nicodemus. Nostradamus po pala. Nostradamus. Pasensya na po kayo. Si Nostradamus. Nicodemus, iba pala yun. Biblical pala yun. Hindi ba? Yan. Maribet aba. Yan po, pag nagkamali, pwede pong umamin. Katulad po nun, ini-issue nila kay Pangulong Marcos. First Lady Imelda Romualdez Marcos. O, tapos, siyempre, nagkatawanan. Tawan-tawa nga si Sara Duterte. O, yun ang i-intriga po ng mga kakamping na merong tampuhan. Nakita nyo kung gaano humagalpak si Sara Duterte sa pagkakamali. O sabi nila, lutang daw. Mas lutang daw si Bongbong kasi asawa niya na mismo. Hindi pa kilala. Alam po ninyo, pwede po yun eh. Di ba? Ang tagal po naging first lady ni Imelda Marcos. Eh po tiyan, hindi pa ako tao. First lady. 69 ako pinanganak. 65. 1965. 1965 po, first lady na yan. 1969 ako pinanganak eh. Oh. Eh ano na?
teenager na ako. Siya lang po ang kilala namin first lady. Kaya sabi nga, ang ano pagkakaiba ni Lenny? Ang pagkakaiba po ni Lenny pag nagkamali, dadabog ang miss ko. Pagkakaiba po ni Lenny tsaka ni PBBM, pag nagkamali po, natatawa siya, di ba? Alam niya nagkamali siya. Tapos nag-sorry. I'm sorry, Lisa. Eh, kasi ang tagal na first lady, automatic eh. Tama po yun eh. Automatic. Di ba? Eh, pasensya na po. Sumasagot daw si Titi. Okay po yan. Ibig sabihin, may sumasagot naman pala. Eh, hindi lang ako nakakanood kay Titi. Alam niyo naman, kasi minsan si Titi. Si Lenny po, obvious na nagkamali. Iti-twist pa. Di ba? Iti-twist pa. Ang gusto ng mga audience mo, binubola sila. Ayun, Sara Montano. O baka maniwala po kayo, binubola ko lang daw po kayo. Sabi ni Sara Montano. No? Eh, bahala na po kayo kung sino nang bubola sa inyo. Pangkape pare. Alam niyo po kasi yung pambubola, mahirap pong isa buhay yan eh. Ako po, nahirapan po ako mambola ng tao. Ang babaw ng nakikita nilang pagkakamali ni PBBM, yung pagkakamali ng reasoning at grammar ni Santa Mama, mas malala pa. Kaya po, alam po ninyo, nakakaawa din si Laleni tsaka sila Kiko Pangilinan. Biruin nyo, talo sila ng 2022. Pero binabalik-balikan po nila yung experience nila noong 2022. Real talk po. Di po ba nakakaawa yun? Talunan kayo eh. Actually, hindi lang kayo talunan. Tambak kayo. Di ba? Tambak sila. Tapos, yun pa rin po ang pinakamahalagang nangyari sa kaganapan sa kanila. Ututo sa iyo ang BP. Ututo. Pro-BBM ako at pro-government, pero may nakikita din akong problema. Dapat ba tumahimik na lang tayo? Hindi ko po kayo pinatatahimik. Ang sinasabi ko, kung pro-BBM ka talaga, no? E di pagtanggol mo, ikaw naman nagbubulaan pa tayo. Ganito po yan eh. Parang mga fans tayo ng team, para mas madali, fans ka ng Hinebra, di ba? Ah, fans ako, number one fans ako ng Hinebra, pero ayoko nang ginagawa ni Jaworski. Masasabi ba yun ng fans ng Hinebra? Imposible, di ba? Pagtatanggol mo yung Hinebra, ang sisira yung fans ng Alaska. Dahil, yun, ganun ang normal eh. Hindi po normal yung sinasabi mo na ako number one fan ako ng Hinebra eh. Pero ayoko nung ginagawa ni Jaworski, ayoko rin nung ginagawa ni Distrito, ayoko rin nung ginagawa ni Maki de la Hoya, ayoko lalo nung ginagawa ni Cheng, ni Teng, ni... Di ba? Eh putya, ano? Ha? Mapapanganga ka na lang. At least ngayon, hindi niya na sinasabi na fan siya. Ang sinasabi niya ngayon, nagsisisi siya kung bakit siya fans. O at least yun. Kaya wag niyo na akong... Bumenta na kay Maharlika kayan. Huwag nyo po dito. Hindi po uto-uto mga tao rito. Sasabihin nyo, dapat ba manahimik? Sino ba may sabing manahimik kayo? Kung supporter kayo ni Bongbong Marcos, ipakita nyo. Di ba? Ipakita nyo. Ba't kami manahimik? Supportahan nyo. Ipaglaban nyo. Ipakita mo. Hindi yun. Dapat ba tumahimik? Porque supporter... Hindi! Dapat pinagtatanggol mo kasi supporter ka eh. Di ba? Posible naman, di ka supporter ka, babanat ka. Yung bang pag-support? Pangengot. Hindi po pag-suporta yung. Sinusuportahan ko ang Hinebra. Kaya lang, si Jaworski, ayoko kay Jaworski. O ganun po yung para maunawaan yung ginagawa nung tao na nagsabi na sumuporta siya. Pero dati pa yon, ngayon hindi na eh. Ngayon, tinantyan na eh. Tingin ko, mahina na to si Marcos. Magdedeklara na ako. Ayan, titignan natin. Ha? Di naman pwedeng pagkumparehin si Senator Tulpo at Congressman Marcoleta kasi magkaibang kalang talento, abogado versus journalist. Pero sa prinsipyo,
patas lang parehong makatao at makabayan. Hindi naman po sila nag hindi naman po natin pinagkukumpara, no? Talaga naman pong sa comparison po, malamang po si Marcoleta kay Tulfo. Kaya nga po hindi siya hinahamon ng debate, diskusyon lang. Eh kung TV personality ka, di lamang ka pag diskusyon. Di po ba? Tama ka, Mr. Badong. Dapat pag sumuporta ka sa isang tao, eh, dapat ipaglaban mo. Pero dapat, huwag din tayong bulag. Kasi lahat tayo minsan nagkakamali. Desisyon na para... ano nga po? Eh, ito kasi magtotohanan tayo, eh, no? Ano po ba? Ako naman sinasabi ko, ano ang tunay na issue kay PBBM? Wala ba akong sinabi? Sinabi ko naman, eh. Sibuyas. Eh, nalutas na niya. Alam niyo po, wala po kung sinabi na, eto ha, real talk po, ang tunay lang na issue kay PBBM, buwat no naging presidente siya, presyo ng sibuyas. Mali po ba yan? Totoo po ba yan? Pinagtatanggol pa ba natin yung presyo ng sibuyas? Talagang mataas ang presyo eh. May blunder siya dun. Tinama na, na-correct na. Pero nung panahon na binabanata nila lahat yung presyo ng sibuyas, nakikisabay ba ako bilang supporter ni Bongbong Marcos? Hindi ko trabaho. Biruin mo lahat ng ginawa, iisa lang yung palpak. Ako pa mag-highlight dahil supporter ka? Hindi po. Alam mo dapat, alam natin yun. Si Pangulong Duterte ganun din. Bakit mo siya baba? Trabaho po ng oposisyon yun. Trabaho po ng oposisyon yung birahin. Di ba? O di pag nalutas na, tsaka ka ngayon bibira. O kaisa-isa. Na tunay na problema ni Marcos. Sibuyas. Yun po ang kaisa-isa na totoo. Yung iba po, wala po yan. Pupunta sa ibang bansa, issue ba yan? Ilan tao, ilan ang pinakain? E di lahat na ng Pangulo guilty. Lahat ng Pangulo nagpunta sa ibang bansa. Ewan ko si Pinoy kung nakarating yan na ibang bansa. Kasi, alam po niyo ibig sabihin ng hindi ka nakarating sa ibang bansa? Hindi ka naimbitahan. No? Hindi ka naimbitahan sa ibang bansa. So, ibig sabihin, wala ka. Hindi ka kilala, hindi ka kinikilala, wala kang yung mga tauhan mo, walang kakayahan na makipag-deal para ka magkaroon ng mga kausap